Sa araw po na ito, ang talakayan po natin, ang topic ay sa pagpapakain ng broiler. Marahil eh, naririnig po natin ng mga salita, ang mga terms na broiler starter at broiler finisher. So, ano po ba ang diferensya nitong dalawa? Pagkakaiba nila. Ah, okay. Ang broiler starter, usually, pinapakain mo yan sa day old hanggang 8 weeks, na hanggang 4 weeks. So, day old hanggang 4 weeks, meaning hanggang 28 days ng life niya. Ngayon, ang maganda dito sa broiler starter, napakataas ng crude protein yan. Umaabot yan ng 23 to 24% protein. CP, kung tawagin, crude protein. Ngayon, pagdating mo sa energy, mataas din siya. 3,200 kilocalories per kilo yan. Hindi na nakakalayo sa broiler finisher. Okay. Pagkalampas mo ng 4 weeks, ang ipapakain mo na yan, broiler finisher. Ang kaibahan nito sa starter, mga 21% na lang ito. Pero ang energy nila, kunting-kunti lang ang diferensya. 3,100 kilocalories per kilo, gano'n. Mm-hmm. Usually yan ang practice. Pero depende sa inyo. If you find it easier na wag na kayo mag-change o kaya maghalo kayo, nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo, di mag-first hand kayo. Yung limited number lang, itesting nyo para first hand yung nakukuha. Mm-hmm. Doc Jun, itatanong ko lang. So, na-mention nyo na mas mababa ang crude protein ng broiler finisher. Mas mababa yun. So, since ang ibig sabihin po ba nito dahil ano, dahil from 28 days pataas, mas mabagal na yung paglaki nila kesa compared dun sa first 28 days? Hindi na masyadong kailangan, ano, hindi na masyado as when nag-umpisa pa siya. Kaya kailangan yung mga paglaki. Kailang may ayuda. Kinukuan mo, sinusupport mo ang laki niya. Mm-hmm. So, yung usually yun, first 4 weeks, broiler starter, and then susundan mo ng finisher. Pero sinabi ko na naman, na depende sa inyo, kung pwede nyo, idiretso nyo. Nasa kwan niya, in the end, nandito yan sa bottom line. Kung magkano. Yun ang magbibigay ng ano ng tulong sa inyo para mag-decide. Makikita niyo naman yun eh. Pag nag-experiment kayo diyan, limited scale lang. Kung ano mas maganda, yun ang gawin niyo. Mm-hmm. Ngayon, yung sinasabi niyo pwedeng idiretso, hindi na magpalit into finisher. Hindi na magpalit, diretso kang broiler starter. Uh-huh. Ang kuan lang nito, question mark, mas mahal. Okay. Mas mahal per se ang broiler starter kaysa sa finisher. Mm-hmm. Pero kung na-achieve mo naman in less time than usual, yung kailangan mong time weight, pencil push, in the end, saan ka mas advantageous sa'yo? Mm-hmm. Yun ang kuan. Mas maganda. So, kailangan i-consider ang presyo, yung cost ng feeds. Yung cost, yung feed cost mo. Kasi yung chick cost mo, kuhan naman yan fixed eh. Mm-hmm. Nakuha mo yan sa ang variable, yung mga feeds, yun ang pinakamakuhan, 70-75% ng cost mo feeds eh. Okay. And then you na-mention nyo kanina na mag-experiment on a limited basis.
mga ilang percent nung flock nila yung pwede nilang pag-eksperimentuhan? Para magkaroon, depende sa kanilang ano, mag-experiment sila in absolute figure, 30 hanggang 50 pieces. Para mayroon ng kwan, yung variability, hindi na masyado. Okay. Medyo maganda-ganda na makukuha yung resulta. Okay, so 30 to 50 pieces kung libo-libo yung alaga nyo. Libo-libo, oo. Yeah. Kasi kung kunwari, mga daan lang, like 200 to 500. Mga sampo o sampo, pwede na yun. Sampo, 15, whatever. So parang 5 to 10%, ganun, ng flock. 5 to 10% ng flock mo.